Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata sa Ebanghelyo ni Mateo. Mapagpalang pakikinig po. Mateo 6. Pag-ingatan ninyo na hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamog gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Salip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakita sa inyo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang pansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayong mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit?
isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na igagatong sa kalan, kayo pa kaya kailiit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.